Super 4 ulit. Sharp man. Super 4 ng tropa ng tropa. Natin yung issues. Medyo maraming issue. Kaya start lang nito, ngayon ko pa lang i-start. Wala kagabi pag dumating, kanyang madaling araw pala. Tsaka walang ilaw. Wala nga pala ilaw. Mini driving light pala yun. Ba, ang daming mini driving light. Apat ah. Saan yung switch nung isa? Ito. Flash yung headlight. Nawalan daw ng headlight. Tapos may problema sa signal light yata. Signal light sa likod, wala. Harap meron. Meron kusina, meron kusina, walang headlight. Ito sama eh. Ito na yung carb niya, no? Ito, hindi naman tumali. Pero, merong mas magandang paraan para hindi hassle dun sa sistema. Babaguhin ko yan. Hindi ko sinasabing mali, ah. Bibigyan ko lang na mas magandang latag to para maginhawa yung pagtanggal sa pagkabit. Dito ako pipwesto. Mga pangkaraniwan na super ko. Yan, pakita ko lang yung setup. Kaso wala akong mga stainless na tornilyo na, naubos na. Sunod na super 4. Ito mga pangilalim, papalitan. Pero yun sa mga gilid-gilid, sa takip, tsaka sa gilid-gilid, hindi. Wala akong pamalit, ang puti. Ang lilinisan ng malalak din to. Hindi naman siguro. Safety video. Parang masyadong naubad yung mga fuel screw eh. Video. Aruy. Aruy. Aruy, hindi naman ganun kalala. Pagod ang putik. Mm-hmm.
ito yung setup ngayon, no? 2.5 turns. Check natin kung ano nangyari dyan. Ba't ganyan kapangit dyan? Spark plug. Sidipin ko pala muna itong charging. Naku po tayo. Ang sama ah. Okay. Dami relay po. Ano ito? Butik. Ang ginawa dito. Kaya. Ah, susuwi. Muntik na babuhin. Super negative ako dito. Ayun, ayusin to electrical po, tiyak. Ito lang yung status nung sa rectifier. Muntik na masunog, no? Pa. Isagot. Lusaw na dun. Bisip. Ano, gagawin na natin din. Pero tanggal ko na yung ano. Ito pwede mo lagyan ng gulong. Yung maliliit. Pwede laro ng bata to. Parang train. Isit. Isit. So ito na nga. Ito yung mga. Ay. Mga, ito yung mga spark plug na nakuha ko. Bago pa nga talaga. Kaso itong kinalawang. Nabasa siguro. Tapos ito yung mga reading. Ito basa ng langis. Oh. Ito medyo namamasa na langis. Ito rich. Ito namamasa din na langis. Tsaka medyo medyo okay. Medyo ito medyo lean. Lean na nagbabasa na langis. Sabi na mayari kasi yung rectifier niya may issue din. Sama eh, susunog. Kapalit ang rectifier para maayos yun. Sabi niya, yun lang daw muna. Kasi siguro, pinapos sa budget. Tsaka nang inaayos siya bago ko. Ang problema, hindi ako para mag-desisyon o kaya siya eh. Kasi, ito sablay. Hindi ko rin siya mapapagana na maayos dun. Kaya hindi ko, papalitan ko talaga siya eh. Papalitan ko muna siya. Papaganahin ko. Tapos, siguro to lilinisan ko. Ititest ko doon sa tester. Kung gagana pa. Kaso kung hindi gagana, wala akong magagawa po dyan. Hindi mapapatino yun. Hindi tayo para mag-decide eh. Yung pyesa eh. So, ito yung ginamit na wire sa 3-phase. Panaliwanag. Ito yung galing ng stator. Tapos tutong dito. Tapos ito. Tapon natin yan. Matay sa ano, oil switch. Putik talaga. Patik kill switch ah. So ito yung request ni sir. Linisan yung mga spark plug na luma. Tapos
Yun yung pag-anahin. Kaso ito nga. Makikita nila. Meron kasi siyang behavior na tumatalsik siya sa labas. Ayun, kumakawala. Tapos hindi siya nag-consistent na blue. Meron siyang spark na nagbibilaw. Subukan din muna natin. Baka gumana pa kasi yun. Sayang nga naman to. Na-test ko na rin yung dalawa ko. Kasi napagod. Dami issue, putik. So yun, bibitinin ko muna yung video, putik. Ang dami pang gagawin. Ito na ay ano ko na eh. Nabutas ako na yung handlebar. Napunta na ng throttle cable. Bago. Alright. Magsi-change oil pa. Tsaka ba, tutono ko ba ulit? Tutono ko ulit. Hindi ako makapagtono kasi alas stress na madaling araw. Baka mapagalitan na ako ng barangay. Yanip.